Samantala, may kilos protesta rin sa University of the Philippines kaugnay ng transport strike ngayong araw. Kaugnay niyan, hingi tayo ng update mula kay Nico Bagsik. Nico, marami bang stranded ng mga pasahero dyan? Magandang morning, Kito Johnson. Alas 6 ng umaga nga ngayon, ano, ang binigay na schedule kung saan magsisimula magtipon-tipon ang lahat ng mga lalahok sa transport strike ngayong araw dito sa UP Diliman. Grupo ng Piston, Manibela at No to PUV Phase Out Coalition ang mangunguna sa transport strike dito sa UP Diliman. Sinuspinde muna ng MMDA ang number coding ngayong araw kaugnay ng transport strike. Wala naman silang ibinigay na iba pang mga detalye para sa mga susunod na araw. May nakita din tayong mga pulis ng Quezon City na nakaantabay sa elliptical road para tumulong sa pagsasaayos ng mga pasahero ng libreng sakay. Sa ngayon, Tito Johnson, ano, kakaunti pa naman ang mga namataan nating mga pasahero na naghihintay ng masasakyan dito sa Commonwealth Avenue. Bagaman wala ding mga jeepney tayong nakita pang bumabiyahe kanina. Magtitipon-tipon dito sa UP Diliman ang mga transport group at iba pang militanteng grupo na sumusuporta sa pagpapaliban muna ng PUV modernization. Pagmamarcha ang mga lalahok papuntang Mendiola sa Maynila kung saan magkakaroon ng programa. Tito Johnson, sa mga oras na ito ay wala pa rin naman tayong namataan, ano, na mga grupo o mga lalahok sa kilos protesta dito sa UP Diliman sa mga oras na ito. At pero inaasahan na ito, no, na mag-uumpisa ngayong umaga at itong ang kilos protesta ay dadaan doon sa East Avenue sa harap ng LTFRB para sa gagawin nilang businahan protest. At ayan ang sitwasyon dito sa UP Diliman sa mga oras na ito. Tito Johnson, balik sa'yo. So Nico, doon sa obserbasyon nyo kanina, meron bang mga pasahero, normal ba sa araw ng Lunes at sa ganitong oras yung dami ng pasahero at dami ng mga jeepney na bumibiyahe? Tito Johnson, sa dami ng jeepney na bumabiyahe, ano, napansin natin kakaunti ito dito nga lang sa UP ay may isang jeepney lang tayong nakita na UP Ikot, ano, at wala pa ito gaanong sakay. Siguro may isa at dalawang sakay lang itong UP Ikot na nakita natin. Doon naman sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan kadalasan ay maraming pasahero, normal na bilang ng mga pasahero naghihintay na makasakay ang nandoon ngayon. Kadalasan sa kanila ay sumasakay ng bus o yung mga minibus na nga na bumabiyahe dito ngayon. At nagkakaroon na nga din ang Quezon City local government, ano, ng libreng sakay dun sa kanilang QC bus. Maraming salamat, Nico Bagsik.